Magalang. Isa lang ang aking ano. Mm. Isa lang ang pwede kong mapuntirya. Magalang, oo. Oh. No. Taga Pampanga siguro yan. Oh. Kasi magalang to. Hindi. Oh. Taga Mindanao siya. Ah, taga Mindanao. Oh, pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Ah, kung taga Mindanao. Ano to? Batang ba? Ajong. Ajong. Hindi. Si Alon to Ajong. Hindi, hindi, hindi. Ah, meron pa? Hindi. So ito mga kabanan, di ko alam kung sang-ayon kayo dito sa pananaw ni Congressman Marcolita. Ito ay may kaugnayan doon sa nakaraang pagdinig kung saan ay umatin itong si President Duterte sa Kongreso, yung hearing. Kasi nagkaroon sila ng paghahambing kung sino daw, no? Mga segment nila ni Congressman Marcolita na sa ganang mamamayan. Nagkaroon kasi sila ng segment kung sino daw yung pinakamagalang na umatin doon sa Kongreso sa ginawang hearing. So, ang napili ni Congressman Marcolita at in-explain niya rin kung bakit naging magalang itong si President Duterte at mamaya mapapanood niyo rin kung bakit natawag na magalang itong si President Duterte ay si President Duterte yung napili ni Congressman Marcolita na sinabi niya isa sa magalang sa ginawang hearing sa Kongreso. Kasi daw, lahat-lahat ng pagtatanong sa kanya ay ginawa na ang pag-alisposta at masasakit na mga salita, yung binira at dumating pa doon si Trillanes. At saka mga kabanat, may pasabog din na issue itong si Trillanes para parang may binanggit dito sina Congressman Marcolita si Jean Variaga na ito na itong si Trillanes parang October 26-27 ay parang nagkita sila ni Garma at mayroon daw ibinibriefing si Trillanes kay Garma sa noong 26 na October 26. So parang kapag napatunayan ito mga kabanat, malalagay sa alinganin itong Quadcom na ito mga kabanat. Malalagay sa alinganin itong Quadcom, yung integridad ng Quadcom na ito. Kung mapatunayan ito na may ganun nga na itong si Trillanes ay nakikipag kunsa buhay dito sa Quadcom, ibig sabihin hindi ito in aid of legislation. Hindi ito katotohanan yung hinahanap. Taliwas yun sa binabanggit nila palagi sa kanyang hearing. Kundi ito ay binanggit na rin ni Congressman Marcolita nakaraan yung nagpipishing sila para mapatalsik itong si VP Sara. Kumbaga makapagbuo sila ng ebidensya, makapagpunla, ika nga, makapagmining ng para ma-impeach itong si VP Sara. So kayo naman mas ganito, panoorin nyo itong sinabi ni Congressman Marcolita, mga kabanat. Short video lang ito kasi create natin ito sa sagalang mamamayan. Magalang! Isa lang ang aking lang ang pwede kong mapuntirya. Magalang, oo. Oh. No. Taga Pampanga siguro yan. Oh. Kasi magalang to. Hindi. Oh. Taga Mindanao siya. Ah, taga Mindanao. Oh, pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Ah, kung taga Mindanao. Ano to? Batang ba? Ajong. Ajong. Hindi. Si Alon to Ajong. Hindi, ba yun? Hindi. Ah, meron pa? Hindi. Oho. Pangulo Duterte. Yun. Si Pangulo Duterte. Bakit ka mo? Oho. Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir kanya. Oh, Madam, sabi niya. Uh-huh. Hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Uh-huh. Kahit na buwisit na siya. Uh-huh. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Pero sinasabi pa rin niya, uh-huh. Sir. Ha? Pasensya na po kayo, Your Honor. Uh-huh. Tapos nung kamuntik nang magbalibag, uh-huh. Alam mo ginawa niya? Oo. Uh-huh. Pasensya na po kayo. Ayun nga. Ayun. Meron ba sa kanila humingi ng pasensya, Jen? Parang wala ako sa kabuuan ng 14 na oras, wala akong maalala. Diyan mo makikita kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian na nakita natin mismo, ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang. Mm-mm. Ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ah, ganun ba? Ikaw, very stressful, nakaupo. Oho. 13-14 na oras, ihilang ang pahinga. Mm-hmm. Pinagtulong-tulungan. Opo. Pero, magalang pa rin.
Eh, pinipinta pa. Meron pa nga isang tanong eh. Oo. Hindi, nakalimutan ko siya nagtatanong na yun eh. Eh, bakit po, Ika? Ang dami pong napatay. Ang dami po yung inutusan na pumatay. Ang dami pong nakalista na talaga pong napatay. Bakit po? Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipay laban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Oo. Uh-huh. Nakaganon pa yung kamay niya. Oo. Uh-huh. Ewan ko po sa inyo, sir. Kaya. Kayo po dapat sumagot ng tanong niyo. Oo. Uh-huh. Eh, isip-isipin mo yung napaka-impertinenteng tanong na yun. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Impertinente yung tanong na yun eh. Sa hukuman. Pero yun. Nakuha pa niyang... Oo. Ewan ko sa iyo, sir. Kayo na po makakasagot. Kayo lang po makakasagot niya. Oo. Namumupo pa siya. Napansin niyo ba? Opo. Oo. Eh, samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao ko, ang dating pangulo ay palamura, di ba? Ay, nakita na natin eh. Kumbaga sa sine. Oo. Kumbaga sa Netflix na series din. Opo. Maraming pagkakataon, makikita mo kung consistent ang paggalang. Di ba? Mm-hmm. Oo. Unang-una pumunta siya ron. Siyempre, halimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo ano ka, magaya lang ka, di ba? Oo. So marami doon siya eh. Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero yun dapat, di ba? Bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, mm-mm, dapat magalang mong kakausapin. Eh sino nga? Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, eh si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip na inasarpe, no? Pinrubog pa nga dating Pangulo. Oo. Tsaka wala. Para ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. Oo. O ano ngayon, sabi mo? Wala ka na, sabi niya doon. Oo. Ito'y dating Pangulo na Republika ng Pilipinas. Oo. Kaya nga nasa batas. Oo. Kapag ka, naging dating pangulo, yung kaukulang paggalang hindi mawawala. Totoo. Kaya pati kaya may guwardiya yung dating presidente. Oo. Oh, speaking of Trillanes, pala ko may singit ko lang ha. Totoo kaya itong nabalitaan natin? 'Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si Ginoong si dating senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom Kong, eh meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang ano eh, meron hong bahid ng katotohanan October 26 dyan po sa Midas Hotel Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman